Bethlehem House of Bread po ay founded by Reverend Father Florentino Concepcion. Isa po siyang diocesan priest, pero ang kanyang naging kumbaga specialty ay ang pagmimisyon. So, ito pong Bethlehem House of Bread ay nagsimula noong 1998. Construction at ang lupa pong ito ay bigay ng isang mabuting binibini from Baliwag, Bulacan, si Canena Cruz. Binigay po niya yun kay Father Boyet at sinabi niya na gamitin ito sa kung saan nararapat. With the promptings of the Holy Spirit, sinabi po ni Father na mas maganda kung mga bata naman ang ating aarugain. So nag-umpisa po ito noong 1998 and then noong 1999, yun na po yung pinaka-inauguration, December 12, 1999, which is the Feast of Guadalupe. Ang nag-bless po nito ay si Most Reverend Rolando Triatirona. Ang vision and mission po ng institusyong ito ay makapangalaga ng mga sanggol na na-abandon, malnourished, at mga neglected na mga paslit at musmus. Lahat po ng bata at mga sanggol na dinadala dito ay kinu-course through DSWD. So ang DSWD po ang nagdadala dito ng mga bata. Meron din po kaming counterpart na social worker at siya po ang nag-a-assess with the approval of our mission director. Ang lahat po ng biyayang aming tinatanggap ay mula sa mga taong gustong tumulong at walang sawang tumutulong sa mission through the years. So siguro po sa 17 taon na pagkakatayo nitong Bethlehem House of Bread, awa ng Diyos nakakaraos kami dahil sa mga selfless individuals, mga sabihin nating socio-civic organizations at mga taong walang sawang tumutulong. Sa ngayon po, ang bata namin dito sa Bethlehem ay 86 at 12 po doon ang mga babies. Nag-umpisa po kami sa parang daycare center lang na aral-aralan lang. And then habang dumarami po yung bata, kailangan na rin na maging institutionalized yung kanilang edukasyon. So nagkaroon po kami ng school sa loob ng compound at ito naman ay under the sponsorship of Chalice International. Yung Chalice International po is a sponsorship program na nagtataguyod sa edukasyon ng mga bata. Siguro yung pagbibigay ng pagmamahal sa bata, holistic. Pinipilit naming maging holistic yung pagbibigay ng atensyon, pagmamahal, and physical aspect din. Pero syempre, hindi naman po pwedeng perfecto. Kaya as much as we can, we try to treat them as our own children.